maligayang panonood, kaibigan. Sa episode na ito, itatalakayin natin kung bakit ang leon ang tinaguriang King of the Jungle o Hari ng Kagubatan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang gantong klaseng talakayan, paksa o diskusyon, nasa tamang channel ka. Kaya mag-subscribe na and hit the notification bell para ma-notify ka agad-agad sa mga bagong talakayan na ma-upload sa channel na ito linggo-linggo. Bakit ang leon ang tinaguriang hari ng kagubatan? Bakit nga ba? Yan ang tanong na biglang pumasok sa aking isipan. At nakakasiguro din ako na minsan naisip nyo na rin itanong ito. Bakit hindi tigre, leopard o rhinoceros o iba pang mababangis na hayop na matatagpuan sa kagubatan? Ngunit alam nyo bang hindi talaga sa kagubatan nakatira ang leon? At totoong teritoryo nito ay sa mga grassland at savanna ng katimugang bahagi ng Sahara, Africa at hilagang kanluran ng India at hindi talaga sa kagubatan. Ito ay lalong nagpaigting sa aking tanong. Bakit leon pa rin ang kinikilala bilang hari ng kagubatan kung hindi naman ito dito mismo nakatira? Samahan niyo ako, mga kaibigan, at sabay-sabay nating alamin. Para mas maintindihan natin kung bakit tinuturing na hari ng kagubatan ang leon, nararapat din lamang na alamin natin kung ano-ano ang mga katangian na dapat meron ka para hirangin bilang isang hari. Una, para matawag kang ganap na hari, dapat ay may kaharian kang sinasakupan. Ang isang hari ay tinitingala ng lahat at ang pinakamakapangyarihang tao na namumuno sa isang lugar. Para maging hari, dapat ikaw ay respetado at may tapang na ipagtanggol ang iyong sasakupan. Ilan lamang ang mga ito sa mga katangian ng hari na susubukan nating ihambing sa mga katangian ng leon. Ngayong alam na natin ang mga katangian ng pagiging hari, susunod na tatalakayin natin kung ang mga katangian bang ito ay makikita din natin sa Haring Leon. Ating aalamin kung siya ba ay talagang karapat-dapat na tawaging King of the Jungle o Hari ng Kagubatan. Ang mga Haring Leon ay may kanyang-kanyang teritoryong sinasakupan. Ang leon ang mismong nagdidesisyon kung saang lugar niya gusto maghari. Ang mga leones o babaeng leon naman ay ang mga naghahanap ng pagkain. Ang Haring Leon ang tagapagprotekta ng kanyang pride. Sa mga di pa nakakaalam, pride ang tawag sa grupo ng mga leon. Ito ay madalas binubuo ng 15 leones kasama ang kanilang mga supling at 3 mga lalaking leon. Kung nakapanood na kayo ng palabas na The Lion King, matatandaan na ang pangalan ng kanilang lugar ay Pride Lands, na hango mismo sa term na to. Ang leon ay may sariling version ng kanyang corona. Ito ay ang kanyang mahahabang buhok na nakapaligid sa kanyang mukha. Ayon sa pag-aaral, mas naakit ang mga leones sa mga leon kung mas malabong at medyo may kulay itim na ang buhok nito sa mukha. Ang leon ay madalas magpahinga. Ang kanyang tulog ay umaabot ng 18 hanggang 20 oras sa isang araw, habang ang leones naman ay natutulog ng 15 hanggang 18 oras kada araw. Mas maikli kung ikukumpara sa leon. Ito ay sa kadahilan ng ang mga babaeng leon ay madalas maabala sa paghahanap ng kanilang pagkain at pag-aalaga ng mga batang leon. Isa sa mga tanyag na katangian ng leon ay ang kanyang pambihirang tapang. Sila ay halos walang kinakatakutang hayop. Kahit ang mga tigre at leopards ay takot sa leon. Madalas nga silang maagawan ng pagkain ng mga leon, kahit sila pa ang naghirap makahuli nito. Inaantay na lang nila matapos kumain ng Haring Leon bago nila sunggaban ulit ang kanilang nahuling pagkain. Ang leon ay kilala bilang teritoryal na hayop at tinatakot nila ang ibang hayop sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang dagundong. Sinabi kong makapangyarihan dahil ang kanilang dagundong ay naririnig hanggang 8 kilometro o 5 milyang layo lang naman.
Ang pagdagundong ay madalas nilang ginagawa tuwing gabi dahil sila ay isang nocturnal na hayop o hayop na aktibo tuwing gabi. Ginagawa nila ito para ipaihwatig sa ibang mga hayop ang kanyang angking katapangan para sila'y katakutan. Sila ang may pinakamalakas na dagundong sa pamilya ng mga pusa. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang babaeng leon ang siyang naghahanap at naghahunt ng kanilang makakain, habang ang haring leon naman ang siyang nananakot sa ibang mga leon na nagtatangkang pumasok sa kanilang teritoryo. Ang leon ay kumakain ng 7 kilo ng karne araw-araw, habang 5 kilong karne naman sa leones. Ang mga leon ay kayang mamuhay ng 12 hanggang 16 na taon. Ang nakakalungkot lang mga kaibigan ay napapadali ang buhay nila dahil sa mga taong ginagawang libangan ang pagpatay ng mga leon. Ito ang dahilan kung bakit itinuturing ng endangered species o nanganganib ng maubos ang mga leon ngayon. Matapos nating talakayin ang iba't ibang katangian ng leon, sa tingin nyo ba ay karapat-dapat siya sa titulo ng pagiging hari? Kung hindi, anong hayop naman sa tingin nyo ang mas nararapat tawaging hari ng Kagubatan? Comment down below para mabasa ko rin ang inyong mga opinion. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa episode na ito. Kung kayo ay may talakayan, paksa o diskusyon na nais pag-usapan, ay i-comment lang sa baba at nang mabasa ko. Maraming salamat sa panonood.